Hey guys, welcome back again to my channel, and for today's video, it is another vlog and another review na naman po ng isang sabon, and successfully natapos ko po yung aking 1-week trial. Before I start guys, kung bago ka sa aking channel, please tapusin mo yung video to and hit the subscribe button para makomplete ko na yung requirements ni YouTube. So guys, nga pala, itong aking 1-week trial is nag-start noong November 2 and natapos ko siya ngayon, eksakto, November 9. So 1-week trial po. So guys, ito na yung part 2, ito na yung continuation kasi meron na akong separate video nung first impression ko about dito sa Jeju Aloe Ice, Aloe Vera with Foaming Face and Body Whitening Plus Collagen. So guys, itong video to, isasabihin ko na lang sa inyo yung aking feedback and yung experience ko about sa sabon na to. So guys, before we start, this video is not sponsored. So guys, about dun sa sabon, meron akong gagawing comparison kasi dahil itong Jeju Aloe Ice Aloe Vera Whip Foaming Face and Body Soap is whip foaming yung nakalagay dito. So whip soap siya. So iko-compare ko siya dun sa mga previous ko na na-review na, which is yung Brilliant Skin na Milky White Whip Soap with Snail Extract. Iko-compare ko siya dun kasi guys, dito dun sa whip soap na yon sa Brilliant Skin, sobrang bula niya, and mapifeel mo naman guys yung bula is para siyang meron siyang lime or yung yun nga yung tinatawag na snail extract, meron talaga siya noon, which is yung bulang yun is hindi agad-agad nawawala, kumbaga nag-i-stay siya sa balat and kailangan mo lang irab ng irab yung sabon para mag-form ng bula. And ayun na nga, sabi ko sa inyo yung sabon niya is color white siya, kulay puti, and at the same time yung sabon na yun is masasabi mo na whip soap talaga siya kasi nga ganun yung pagkakagawa ng sabon. Malalaman mo talaga na whip soap siya. So compare naman dito sa Jeju Aloe Ice na sabi nga ay whip soap. So iko-compare ko lang guys, yung bula na binibigay ng sabon na to is malayong malayo dun sa whip soap na may snail extract. Kasi guys, yung sabon na to kapag ginamit mo talaga at nirab mo sa kamay mo, is magpo-form siya ng bula, mabilis din siyang pabulain. Pero yung bulang ibibigay niya, mabilis din siyang nawawala. So guys, ayun na nga yung kaibahan ng sabon to. Yung sabon naman to is para siyang katulad ng mga, hindi ko nasasabihin yung brand, pero ito yung 99.9 kill germs yun, para siyang ganun, katulad ng sabon yun, yung itsura. And ipapakita ko nga, guys, ito yung itsura niya. Ayan. Parang ganun yung itsura ng sabon to. And hindi mo mapapansin na whip soap talaga yung ganitong sabon. Kasi malalaman mo lang kapag, ayun nga, kapag ginamit mo na siya kasi nga meron siyang kasamang mesh or yung net. So yun guys, ang kaibahan lang talaga ng sabon to, mabula siya pero mabilis ding mawala. Alam mo yung parang bula ng panlaba. Parang ganun. So guys, sinasabi ko to kasi na-experience ko sa sabon na to. And guys, about naman dun sa effect, if nakakaputi po ba siya? Yes po, nakakaputi siya. Pero guys, hindi pa rin ito yung hinahanap ko na puti. Dun sa effect niya, dito ko napabilib kasi guys, dun sa effect ng sabon, once na first use pa lang, makita mo na yung difference dun sa hindi mo paggamit at sa paggamit mo nito. Kasi dun pa lang sa first use, makikita mo talaga na parang sobrang ang, hindi ko alam kung anong tamang description doon, pero para siyang neat and clean. Ganun yung datingan ng sabon na to. And habang tumatagal guys, alam mo yung mukha mo na parang kang gumagamit ng toner. Kasi alam mo naman sa sarili mo kapag gumagamit ka ng mga toner mask, mga ganyan, halatang gumagamit ka ng ganun. Eto, parang ganun yung effect niya. But, yun nga sabi ko sa inyo guys, honest review lang, November 2, 3, 4, 5, nung pa-birthday, medyo nakakaramdam na ako ng mga pangangati. Pero yung pangangati naman is tolerable kasi once na nangati siya, kakamutin ko lang and then mawawala na. Pero yun nga lang din, umaabot naman sa times na paggabi, yun nga, nangyayari lang siya pag bagong ligo din ako. Paggabi, naman kasi sa gabi naliligo ako, ayun, nangangati din siya. Pero sabi ko nga sino, tolerable naman yung pangangati niya. Guys, habang tumatagal, habang ginagamit mo yung sabon na to, drying na siya sa akin. Sobrang drying sa part ng katawan.
doon ko siya nakikita na super dry. Nagda-dry siya. Although sa mukha naman okay lang kasi oily skin ako. Ayan, pero ayun guys, hindi naman ako nagka-breakout dito sa sabon na to. Meron isang tigawat na napansin ako, which is dito, ito to. Papakita ko sa inyo. Ayan, tigawat yan guys. And hindi naman siya nagtagal, siguro mga tatlong araw lang. Siguro unang araw, yung parang may bukol na ano, titirisen. Kasi meron siyang parang maliit na whitehead. So, kung maaari, huwag nung tirisen. Pero ako, ginagawa ko, tinitiris talaga. So, huwag nyo na lang gawin. Ayun. And then, nung mga pa second day and third day, nawala na naman. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung sabon na to, kung paano ginagawa at kung gaano yung bulang ibinibigay nito. So guys, dun sa natira sa aking sabon, dun sa mismong mesh or dun sa net na meron sa loob ng Jeju Aloe Ice. So ito na lang siya, super liit na lang siya. So papakita ko sa inyo yung pagpapabula nito. So babasain lang to. Ayan. So guys, sabi ko sa inyo mabilis siyang bumula. Ayan guys, yung nakikita nyo. Sobrang bula ganyan. So, babasahin ko muna yung aking mukha. Sobrang bula din ng sabong na to. Yun nga lang guys, sabi ko nga sa inyo, yung bula nito, hindi siya malayong-malayo talaga dun sa ano, sa whip soap. Kasi hindi siya tulad nung whip soap na meron siyang snail extract. Ito, kapag pinahid mo siya, agad-agad nawawala na siya guys. Yun o, unti-unti na siyang nawawala. Pero guys, sabi ko nga sa inyo, A few inches later, so yun guys, ito na, katatapos ko lang maghilamos. And kita-kita nyo guys, ito na itsura niya. So ipapakita ko muna sa inyo ng malapitan. Closer, zoom, yan, papakita ko sa inyo yung effect ng sabon after ko maghilamos. Yung description ko about sa sabon na to after gamitin is neat and clean. So ganun yung datingan niya sa akin. And yun na nga guys, ang kagandahan lang talaga sa sabon na to is ganun yung effect na binibigay, which is hindi naman ako nagka-breakout ng todo-todo, but isa nga lang ako, nagkaroon lang ako ng isang pimple dito nga lang sa noo. And ayan, medyo pula na lang siya, at the same time, hindi na siya yung nakabukol. So, pili ko naman mabilis lang din itong mawawala. So yun, kung minilalagay ka naman sa pimple mo, o ako kasi minilalagay, kaya agad-agad siya mawawala. So yun na nga guys, balik tayo dun sa sabon. Kung bibigyan siya ng rate, so bibigyan ko pa rin siya ng 8 out of 10. Kasi nga, iba yung effect nito. And at the same time, yung whitening effect niya. Nakakapagpaputi siya guys, pero hindi pa tayo talaga yung hinahanap kong puti. Meron talaga akong hinahanap na kapag ginamit ko, mapapawaw na lang ako. Ganon. Ang kagandahan din sa sabon na to guys, is sobrang tipid niyang gamitin. Alam mo yung sobrang dami ko ng... Kasi guys, kaya ito na lang yung natira sa akin. Yung isang slice kasi is may humingi na dapat lang sa akin. Ayun, may humingi para i-try din. And ayun na nga guys, ang sinasabi ko sa inyo, matagal siyang matunaw. Kasi yung isang ganito, aabot siguro siya ng 1 week kung talagang ano, matipid ka or konting grab mo lang at magaling ka sa pagpapahid ng bula. Matipid at matipid yung sabon na to, although sobrang liit lang din ang sabon na to. Pero kung i-slice mo siya ng paganito, makakatipid at makakatipid ka guys. So guys, yung sabon nito is 139 pesos and nabibili mo siya sa Watson. So again guys, ayun na lang yung maibibigay ko. And again guys, kung bago ka sa akin channel, please panoorin mo tong video na to hanggang tapatapos mo. And don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell para every time na may bago kong upload, is updated ka. Yun lang guys, salamat.